Hi guys, story time. So as you all know, me and Patrick had a fight like last week. Kaya nga 'di ba meron kami mga suyo serye. Yung naging away namin na yon ni Patrick, totoo yon. We really did have a very, very big fight. So noong panahon na yon, sobrang galit na galit talaga ako sa kanya. Super duper anger talaga. And then nung isang araw, medyo okay na kami. Nanaginip ako. Yung panaginip ko is nahulog daw ako from a very, very, very tall building and nag-landing ako sa ocean. That's two of my fears. I have a fear of height and a fear of the ocean. I have thalassophobia. Pero habang nahuhulog ako dun sa building, hindi ako takot. Somehow, I felt free. Gusto ko yung pakiramdam na nahulog ako. Walang nakakapigil sa akin, malaya ako. But, nung maglalanding na ako sa ocean, dun nag-kick yung phobia ko na, oh my God, shit. Saan ako mahuhulog? Sa dagat? Ayoko. Basta ang tatandaan ko lang nun, I was so scared nung nandun na ako sa ocean. Kinabukasan, nanaginip ako ulit. Pero yung panaginip ko is parang deja vu. Parang naulit yung naging away namin ni Patrick, but in a different scenario. But kung ano yung nangyari, kung ano yung mga sinabi namin sa isa't isa, kung ano yung pakiramdam ko, yun na yun. Tapos na-research ko yung mga pwedeng ibig sabihin ng panaginip ko. And yung sa ocean, ang sabi dun, you might have felt a very immense anger or sadness in your waking life. Falling from a very tall building is parang you expect a lot from your partner, ganyan. Then I realized na yung mga panaginip ko, I think it might be a traumatic response. So alam niyo yun, hindi natapos yung nararamdaman ko nung sa pagtatapos ng away namin because it continued on my dreams. Kung ano talaga yung totoong nararamdaman, lumalabas siya sa panaginip ko and it doesn't feel nice. Inopen up ko kay Patrick yung mga panaginip ko ngayon and habang inopen up ko sa kanya, naiyak ako kasi naisip ko na hindi pa pala tapos yung nararamdaman ko kahit okay na kami. Ako pala, deep inside, hindi pa pala ako okay. So what's the take from this video? It's to be mindful and to be careful of what you say to your partner out of anger. Ako man, may mga nasabi rin ako masasakit kay Patrick during that fight and hindi ko alam kung paano siya nag-cope up dun, but you see, hindi dun natatapos yon. Kaya kung mauobserbahan ninyo, pag nag-away kayo ulit, nauungkat yung nakaraan kasi deep inside, hindi pa pala okay or tumatak pala yon as a trauma sa partner nyo. You don't know how much words can damage your partner, so be careful.